Andito po tayo sa series na paanong knowing what belongs to you. Pero medyo lalaktaw-laktawan natin. Pero mapagdidikit-dikit nyo po ito. No, makipagbukasan po kayo sa Ephesians chapter 1. Babalik-aralan po natin itong bagay na ito, no? Ephesians chapter 1 verse 15. Ito po ay panalangin na ibinigay ng Holy Spirit kay Pablo para sa mga taga-Epeso. No, ito ang kalooban ng Diyos. Sabi niya, yung kalooban ng Diyos, daanin mo sa panalangin. Kaya nga, ito po, sabi niya, simulan po natin kung ready na kayo. Ephesians chapter 1, verse 15 hanggang 18 po, babasahin natin. At ito po ang sabi niya, kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Yesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos. Ibig sabihin, walang tigil. No? Walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin. Ibig sabihin, yung prayer niya, ano, hindi tumitigil. At hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng Karunungan at ang tunay na pagkakilala sa Kanya. Alam niyo ba, pinag-aralan natin ito ng mga nakaraan eh. Napakalalim, no? Hindi mo nga makukuha ng isang session lang eh. At ito po, sa verse 18, naway liwanagan ng Diyos, sabi niya ganun, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. E tingnan niyo mga kapatid, meron pala tayong inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito po yung ayuda natin. Ito yung inaasahan natin bilang mga Kristiyano, bilang anak ng Diyos. Ayan gusto ng Diyos. Alam natin, no? Na malaman natin, ang sabi niya ganun. Ulitin ko po, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip. Napaka-importante na itong kalooban ng Diyos, itong ayuda ng Diyos, itong inaasahan natin, tayo yung mga born again na, mga Kristiyano na. Sabi ng Biblia, napakahalaga na alam ng isip mo. No, bakit? Kundi alam ng isip mo, hindi mo hahanapin, hindi mo pupuntahan, hindi mo lalakarin. At kaya nga, upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ano daw yun? Ito ay ang kalwalatiang nilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Hinirang means pinili. Ibig sabihin, pili lang. Hindi sa lahat ito, kundi sa mga tumanggap lang sa pagkatawag. Kasi nga may pagkatawag. At ito po, yung kasaganahan, yung kalusugan, at yung matalinong isip. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Alam niyo, sinasabi ko nga, nakabayad ako sa utang, kurihin ng Panginoon, maraming salamat. Tinulungan niya ako makabayad sa utang. Masaya na ako eh. No? Pero hanggang doon na lang ba? Doon po sa binasa natin nung nakaraan, mas malaki pa pala ang plano niya. Mas malaking sagana pa pala ang pwede kong tanggapin at pwede niyong tanggapin. Yung pwede nating tanggapin. Ito yung inaasahan natin sa Kanya. Na huwag kang magsettle doon sa bayad na utang mo. Okay na, katapusan na ba ng mundo? Hindi. Malaki pa. At inisa-isa nga natin ito rin sa Passion Translation. Ang ganda. Malaki po ang kalooban ng Diyos sa ating mga hinirang. Ito, tinawag niya tayo na sumagana, tinawag niya tayong maging malusog, at tinawag niya tayong maging matalino. At kaya nga, ito ang panalangin ni Pablo. Ngayon, may pag-aaralan po tayong bago rito. Sabi niya, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ulitin ko po. Sabi niya, naway liwanagan ng Diyos. Importanteng malaman mo. Makinig ka ngayong Facebook Live natin. Kasi malalaman mo to. At ang sabi niya, naway liwanagan ng Diyos ang mga isip natin upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Pagkatawag sa atin. Malaman natin, sabi niya, ang pagkatawag sa atin. Ito, hindi lang yung kasaganahan, hindi lang yung kalusugan, hindi lang yung maunlad ang kaluluwa mo, hindi lang yun. Ang tinutukoy niya rito, ang isa sa tinutukoy niya, dapat alam mo rin yung personal na pagkatawag ng Diyos sa'yo. Ikaw ba ay tinawag na magpastor o tinawag na magdoktor? Ikaw ba ay tinawag na maging misyonaryo na maghahayo ng ebanghelyo? Anong kalooban niya sa'yo? Hindi lang yung benefits ang tinutukoy dito. Hindi lang yung kasaganahan nga.
na gusto ng Diyos na malaman natin, ito yung inaasahan natin. Ang gusto ng Panginoon, ang gusto ng Diyos, alam din natin kung ano yung life mission natin. Ano ang mission mo sa buhay? Ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Ikaw ba ay tinawag na mag-ibang bansa? Ikaw ba ay tinawag ng Diyos na maging ganito, maging ganyan? Ano yun? Kami pong mga magkakapatid, ay apat kami, ako yung panganay, lahat kami ay isang apelido. Pero magkakaiba kami ng misyon, no? Magkakaiba nga kami ng pagkatawag, no? Kami magkakapatid ay isang middle name. Isang apelido namin, isa ang middle name namin, pero magkakaiba ang pagkatawag ng Diyos sa amin. Sa pamilya, ako yung tinawag na magpastor. At yung mga kapatid ko, ibang pagkatawag sa kanila. At sabi po ng Biblia, dapat alam mo kung ano ang pagkatawag sa iyo. Ito po ang sinasabi ng Diyos kay Pablo na ipanalangin mo na malaman nila yung kanilang life mission, yung specific na mission nila sa buhay. Napakahalaga para sa Diyos na alam natin kung ano yung mission natin sa buhay. Bakit? Kasi kung di natin alam, hindi mo magagawa, hindi mo matutupad. At may mga consequence po ito. Ngayon, isa rito, mga kapatid, ang kasaganahan, ang kalusugan, ang pagpapala, ang pag-iingat ng Panginoon na makukuha mo, no? Dahil sa Kristiyano ka, ay malabo kapag wala ka sa kalooban niya. Kapag nandun ka sa pagsuway. At dito po, sinasabi niya, no, ang prayer ni Pablo, actually prayer ng Holy Spirit ito, na malaman mo kung ano yung personal na pagkatawag niya sa iyo. Hindi yung sumusunod ka na lang o gumagaya ka sa plano ng Diyos sa iba. Alam niyo po, ang mga simbahan po, dapat nalalagyan talaga ng mga worker. Bakit? Kasi habang nag-worker, yung worker, ginagawa niya yung gawain ng Panginoon, yung ibang mga tao ro nakikita nila na gusto ko rin maging worker. Minsan kapag ka na-expose ka sa mga doktor, sa mga nurses, sa mga engineers, nakakaramdam ka na ganun ang gustong gawin mo, na gusto mong gawin, no? Dito po, kapag ka na-expose ka sa mga pastor, sa mga manggagawa at sa anointing, nagkakaroon ng pagbabago Kahit nga yung andun na sa trabaho, iiwanan pa nila yung trabaho para sumunod lang sa calling nila. Bakit? Kasi andun nga, nabubuksan ang isip nila na dito ako tinawag. Alam niyo mga kapatid, sa andun po sa ibang bansa, yung kapatid ko, yung sinisimbahan nila ngayon, graduate po ng Rema itong pastor nila. Alam niyo, BS Bio yung natapos niya at yung asawa niya ay nutritionist. Plano niyang magdoktor. Kaso, may nararamdaman siya na may pagkatawag ang Diyos sa kanya, na tinatawag siya ng Diyos sa ibang profesyon, sa ibang gawain. Alam niyo, nag-aral po siya rin sa Rema Bible Training Center para lang malaman niya yung kalooban niya ng Panginoon sa kanya. At pagkatapos po, I think 2 taon nito, nalaman niya na ang pagkatawag pala ng Diyos sa kanya ay magpastor. Alam niyo, ang laki na ng gawain. At doon po nagsisimba yung kapatid ko na una gusto niyang maging doktor. Pero nung humarap na siya sa Diyos, tinutukan niya ito. Yung pinag-aralan niya kung ano ang salita ng Diyos at ang pagkilos ng Diyos, no, sa buhay ng mga tao. Paano ba kumilos ang Diyos sa buhay ng mga tao? Nung nakita niya ito, na-expose siya sa anointing, nakita niya na ang pagkatawag pala sa kanya ay magpastor. Alam niyo, laki-laki ng gawain. At doon po nagsisimba yung kapatid ko, kaya mag-graduate din. No? Nalala ko po yung isang babae na missionary, tinatanong, bakit ka nag-mission? No? Nandun siya sa mga probinsya. Hindi lang dito sa Pilipinas ang isang napuntahan niya. Alam niyo, in-interview po yung missionaryo, babae. Sabi sa kanya, bakit ka nag-missionaryo? Nabalitaan namin na ikaw pala ay nag-aaral sa medicine school, no? School ng medisina. Ngayon, pero hindi siya gumraduate. Alam niyo, something na 1 year na lang magiging yung gagraduate na siya. Pero Kristiyano to, nagpe-pray siya hanggang sa sabi niya, naging malinaw sa akin na
mag-quit ako dito sa pag-aaral na to at mag-mission ako. Ang desire pala niya sa buhay nila, niya ay magpagaling ng mga tao na natulungan gumaling ang mga tao. Alam niyo po ba sa pag-mission niya, libo-libo ang napagaling niya sa pamamagitan ng pag-ministry niya doon sa mga tribo. At ang sabi niya, mas marami pa akong napapagaling dito sa ministry ko kaysa nung nagdoktor ako. Kaya nga, anong kalooban ng Diyos sa'yo? Napakahalaga, napaka-importante, o ano pa bang pwedeng words na gamitin ko, na mismo ang Holy Spirit na nagsabing, Pablo, ipag-pray mo sila. Ipag-pray mo na malaman nila ang kalooban ko sa kanila. Yung specific na kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Eh, ito po, maaring sabihin natin, iisa ang apelido namin, iisa ang middle name namin, at iba-iba ang mga courses namin, pero iba-iba ang kalooban ng Diyos eh. No? At si Pablo nga, sabi niya ganun, eh, malapit ko lang matapos ang kurso ko. Sabi niya sa Timoteo, malapit na. Actually, yung ginamit niyang term doon, eh, sabi niya, I have finished my course, pero hindi pa siya umuwi ng langit. Sabi niya, natapos kong kurso ko. Eh, magkakaiba tayo ng kurso. Anong kalooban ng Diyos sa'yo? At sabi niya ganun, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa atin. Tulad ng sinabi ko po kanina, mahirap kasing asahan yung kabutihan ng Diyos eh, yung kasaganahan, yung kalusugan at yung talino kung wala ka sa kalooban niya. No? Mahadlangan ka lang at nanakawin lang, mananakawan ka ng kaaway na dahilan sa wala kang sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo ba? Sabi nila, eh, saan ba yung pinaka-safest place dito sa mundo? Eh, sabi nila, doon sa bunker, yung kahit na bagsakan mo ng atomic bomb yan, eh, safe ka lang. No? Eh, actually po, hindi po. Ang pinaka-safest place, eh, yung nandun ka sa kalooban ng Diyos. No? Yung nandun ka, pinapayungan ka ng kalooban ng Diyos, wala makakagalaw sa iyo ron. Yung nga lang, kailangan po nating evaluate sarili natin at mag-adjust tayo kinakailangan. Para makapasok tayo hindi lang doon sa perpektong kalooban ng Diyos na kagalingan, kasaganahan, katalinuhan, kundi pati doon sa life mission natin, doon sa personal na kalooban ng Diyos sa atin. Eh, ito nga eh, bakit? Unahin ko po sa inyo, no, na number one, gusto ko pong i-share sa inyo to. Number one, eh, bakit? Kasi nga, ito ang plano niya sa iyo. Hindi palang nililikha ang mundo, nakaplano ka na. No, na ipapanganak ka sa ganitong time, sa ganitong sitwasyon, sa ganitong magulang, no? Nakaplano na yung mangyayari sa iyo. Ito yung plano niya sa iyo. Before the foundation of the world. Wala pa lang ang mundo, kung tutuusin. Wala pa yung bansa na yun, wala pa yung bayan na yun. Hindi pa pinapanganak ang nanay, tatay mo. Nakaplano ka na. So, dapat po nating malaman yung planong yun. Kaysa yung natapos ang buhay mo, at ang nakakalungkod, natapos ang buhay ng isang tao na hindi man lang na-born again. Yung pinakaunang plano na makakilala tayo sa Panginoon, wala. Bakit kasi? Wala nagdala. Walang nag-share sa kanya. Bakit kasi? May isang Kristiyano na ayaw sumunod sa kalooban niya. Minsan po pupuntahin ka ng Diyos sa mga liblim na lugar o kaya doon sa isang lugar na hindi mo inaasahan yung pala para lang mag-share. No? Eh ako po, matagal na po akong Kristiyano, naranasan ko yun na papupuntahin ka pala niya roon. Yung pala meron ka lang cheseran. Minsan iisipin mo, ang laki naman ng gastos nito na ginastosan ka ng Diyos na makarating doon yung pala ay may share lang ka lang isang tao, parang manghihinayang ka, pero alam nyo, ganun kahalaga yung kaluluwa. Kaya nga ikaw, ginastusan ka ng Diyos para maligtas ka. Kaya nga, tayo po ay tinawag na kumayo. No? Eh dito po sa Rema, magtataka kayo, dito lumalabas yung mga pastor, kahit hindi nag-aral ng Bible School. Sabi nga nila eh, ang plano ko lang naman eh, magsimba, bakit ngayon pinagpapastor na ako? Eh purihin ang Panginoon kasi, eh, hindi ka naman pagpapastorin kung hindi ka qualified at kung wala ang calling sa'yo. Eh, parang mo kasing sinasabi na, eh, nagpaplano lang naman akong mag-aral. Bakit ngayon? Pagka-graduate ko, naghahanap na ako ng trabaho. Eh, hindi po ganun. Kaya ka, dadaling ng Diyos dito sa Rema kasi
meron siyang masigit na plano sa'yo kaysa attender ka lang. No? At may mga tao nga na dadalhin dito eh, pintas doon, pintas doon, pintas, pintas, pintas lahat. Hindi kaya nila naiisip na kaya sila dinala dito sa Rema para mag-adjust. No? Kasi may mga bagay na kailangan ayusin sa ugali. No? Ay, hindi na po ako magbabanggit ng example, pero may mga ganyan po. Dito kasi tuturuan ka talagang mag-humble. At dadating ka doon sa time na mararanasan mong maglilingkod ka sa Panginoon lang. Okay po, number one, kasi ito ang plano niya sa'yo. Kaya kailangan malaman mo, ito ang plano niya. Pag minsan kasi tayo po, masyadong pakailamero, pakailamera, na yung ibang iniisip natin, ibang tao, eh ano ba ang plano ng Diyos sa'yo? Yun muna, ikaw muna. No? At number two, kasi ito utos niya. Kapag ka dinigyan ka ng calling ng Panginoon, eh ito, command. Hindi ito ipakaiusap. Hindi ito pakisuyo ng Diyos. Ito ay utos niya. Number two, ito ay utos niya. At ito po, paano pagpapalain ng Diyos yung taong hindi niya mautugsan? At paano pagpapalain ng Diyos yung taong hindi niya mapasunod? Alam niyo, iniisip ko nga eh, paano ililigtas ng Diyos yung taong hindi niya mapasunod o mautusan? Sabi niya, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit di naman niyo ginagawa ang sinasabi ko. Paano ililigtas ng Diyos yung taong hindi niya mautusan? O pagpalain yung taong hindi niya mautusan? Ito po. Kaya nga, no? Bakit ka dinala ng Diyos dito sa Rema? Eh, i-check mo. Noon, pa attend ka lang, pero ngayon, hahawa ka na ng simbahan, purihin ang Panginoon. No? Yung kumbaga, umaakit tayo. Ay, okay. So, number two, ano na nga yung number one? Kasi itong plano niya sa'yo. Number two, itong utos niya sa'yo. At number three, kasi pananagutan mo to pagdating ng araw. Okay, punta po tayo dito sa, dito po sa Second Corinthians. Second Corinthians chapter 5. No? 2 Corinthians chapter 5. Sana po na nakasunod po kayo sa akin. Alam niyo mga kapatid, ang salita ng Diyos ano eh, may level-level ito na parang ganito. May mga tao po na pag-aaralan nila ang salita ng Diyos, kukunin nila yung anointing ng salita ng Diyos para lang makapagturo. Pero hindi i-apply sa sarili. No? Eh tulad po ngayon, kagagaling ko sa ospital, gumagaling ako. No, eh nagkakaroon na ng konting laman yung pisngi ko at yun, nakikita ko po malakas akong kumain eh, no? Eh ito po eh. Babasahin mo ngayon yung Word of God. No, nasa pamagitan ng mga lata niya kayo nagsigaling. At I sent my word and healed their diseases. May mga tao po na binabasa nila, pinag-aaralan na to the point na kukunin nila yung anointing, sisip-sipin nila yung anointing ng salita ng Diyos para lang maituro, pero hindi ma-apply sa sarili. Dapat lagpasan natin yan na wala akong pakialam ngayon sa ituturo ko. Ang mahalaga sa akin yung gumaling ako, yung sumagana ako, no? Eh doon mo makikita. Kaya po may mga pastor, minsan may mga tagapagturo na yung tinuturo nila hindi tumatalab sa kanila, hindi nangyayari. May mga magsasabi po, magtuturo po ng kasaganahan, pero yun ang pinaka walang pera. Bakit kasi? Pero ang galing magturo. Bakit kasi yung anointing po nung mga verses na yun ay kinukuha lang nila hanggang sa point ng pagtuturo. Dapat apply muna sa atin. No? Ngayon, kapag ka naranasan mo na, oh, di qualified ka ngayon magturo. Yun po ang tinutukoy po naisingit ko lang. No? Eh, ang isa po rito, kasi pananagutan po natin ito. Dito po sa 2 Corinthians chapter 5, meron po kasi dito sa Bible na mga judgments, no? Ay ang isa rito yung Great White Throne Judgment. Ay tapos ano ba yung ano, yung Great White Throne Judgment? Ito po yung pagkatapos ng millennial reign, lahat po ng mga tao sa impyerno at lahat ng mga bilanggong anghel na nagkasala sa Diyos noon, yung lumaban sa Diyos, yung sumunod sa kalooban ni Satanas. At yung mga tao po, kaya naman napunta sa impyerno yan kasi sumunod sa kalooban ni Satanas, no? Anong sinunod nila? Sinunod ng nila yung plano ni Satanas. At ngayon, lahat sila ilalabas. At haharap sila sa Diyos, no? Great White Throne Judgment. Lahat ng mga ginawa nila, pati yung mga anghel, sama-sama na yan.
ihahatulan silang lahat, at kapagkatapos noon, babalik ulit sa impyerno. Bibigyan lang ng formal trial. Walang Kristiyano doon, walang born again doon. Bakit? Kasi ligtas ka na doon. Ang mga nandun po ay yung mga taong nasa impyerno at yung mga anghel na nandun sa tinatawag nating Tartarus o mga nakabilangguyan. Hindi po pinakawalan niyan dito sa lupa kasi masyadong mabangis. No, sabi nila yung mga demonyo daw ay fallen angels, duda po ako ron. Kasi yung mga anghel po ay na lumaban, binilanggu eh. Hindi naman siguro lahat, di ko alam. Saka malalim na po ito, no? At saka kaunti po ang sinasabi ng Biblia rin, kumbaga hindi ako ganun concerned. Bakit? Ang concern ko po kung anong pinagagawa ng Diyos. No, hindi ko naman pwedeng sabihin alam ko lahat, pero one day malalaman ko, pero irrelevant na ngayon sa topic natin. At ito po, yun, lalabas silang lahat, tapos ibabalik ulit sa impyerno pagkatapos ng formal trial. Pagkatapos nun, yun na. Pero may isang uri ng judgment na ang mga Kristiyano ang haharapin ng Diyos. No. Minsan sinasabi po natin, akala ko ba wala ng condemnation? Oo, wala ng condemnation sa atin. Pero kasi, hindi ka pwedeng nagpapatuloy sa pagsuway. Alam nyo, nakalagay po rito sa Galacia, sabi niya ganun, binabalaan ko kayo. Kung ginagawa nyo pa rin ang mga bagay na ito, yung paglalasing, no? Kung naglalasing ka, kahit pa born again ka, kahit nagtatangs ka, hindi ka masisave, hindi ka maliligtas. Sabi niya, yung kahalayan, yung karimari-marim na pamumuhay, yung mga ganito, ganyan, inisa-isa niya po niya ron. Sabi niya, kahit pa born again ka, hindi ka tatanggapin sa kaharian ng Panginoon. At ito po yung tinutukoy dito, na may isang uri ng judgment ng mga Kristiyanong haharap. At ito po, sabi niya ganoon sa verse 10. No, sapagkat ang bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo. Hukuman. Yung pong hukuman dito ay kinakausap po niya rito ang mga Kristiyano. Kaya nga 2 Corinthians ang kausap niya yung mga born again. At ang sabi po niya, ang bawat isa, yun po, kasama tayo, ikaw at ako, haharap tayo sa hukuman ni Kristo upang tumanggap na kaukulang ganti. Bawat isa sa atin ay tatanggap ng kaukulang ganti. Ngayon, ano po yung tinutukoy ditong hukuman? Ang tawag po rito sa Greek ay bima. No, bima judgment seat of Christ. Bima. Wala pong unbeliever dito, kundi tayong lahat na nandito sa ministry, tayong lahat ng mga born again, ay haharap sa hukuman. Hukuman, ibig sabihin, titimbangin ka, no? Kikilatisin ka, susukatin ka. At sabi niya, hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama. Minsan, akala natin puro reward lang eh. Pero dito, sinasabi niya, tatanggap ka ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa. Ano bang ginawa mo rin sa lupa? Alam niyo, isa pong pananagutan natin, sumunod ka ba sa pinagagawa ng Diyos sa'yo? Humayo ka ba? Nag-ministry ka ba? Marami ito. At sabi niya ganun, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Dahil sa alam ko, verse 11, nararapat tayong matakot sa Panginoon. Alam niyo po, may isa pong kinatatakutan si Pablo eh. Ano ba yung kinakatakutan? Sabihin natin, ikaw, halimbawa, anong kinakatakutan mo? Yung be-breaking ka noong pinakamamahal mong asawa na be-breaking ka, nakakatakot yun. O kaya sabihin natin, yung pumasok ka sa bangko tapos may mga hold up pa rin, nilabas yung mga baril at sabi niya, papatayin niya lahat. At pinagbabaril na yung iba, pagkatapos sa'yo nakatutok yung isang baril, nakakatakot. Alam niyo si Pablo, dami niyang ginawa, dami niyang himala, isinulat niya ng napakaraming epistles dito sa, I think, 2/3 ng Bible, ng New Testament, siya ang nagsulat. Dami niyang ginawa. No? Naging faithful siya, binugbog siya, hanggang sa namatay siya, binalik lang siya ng Diyos dito. Pero meron siyang kinatatakutan. Yung araw na haharap tayo, haharap siya sa bima. Na sabi niya, kinokontrol ko ang katawan ko na baka pagkatapos kong mag-sermon, bumagsak ako.
mismong siya po ang nagsasabi na kinokontrol niya, no? Kumbaga, sabi niya, I put my flesh under, na kinokontrol ko ang sarili ko na baka pagkatapos kong mangaral, hindi ako makapasa. Kaya nga, sabi niya rito, dahil sa alam kong nararapat tayong matakot. Alam niyo po yung word na matakot dito, sa ibang translation ay terror. The terror of the Lord. Hindi ito yung something na masaya, hindi. Kasi sabi niya rito, sa ibang translation, check niyo po. Sabi niya ganun, dahil sa alam kong nararapat tayong matakot sa Panginoon. Terror of the Lord. Paano kaya yan? Yung terror of the Lord. Sinisikap kong hikayati ng mga tao na magbalik, manumbalik sa kanya. Nag-evangelize siya. Nagpapagod siya. Talagang binigay niya yung pwede niyang ibigay. At alam niyo po, sabi pa nga niya, kung ako mamimili dahil sa pag-ibig ko sa tao, kahit ako na lang ang magpunta ng impyero, basta pumunta lang kayo sa langit, yung mga kasama niyang Hudyo. No? Ganun ka heart felt o ganun kadibdiban. Tama ba yung term ko? Yung desire ni Pablo, yung pag-ibig niya sa mga tao. Nasabi niya, kahit ako na lang magpunta ng impyero, huwag lang kayo. At, pero meron siyang kinatatakutan. Ano yun? Yung araw ng Panginoon. Itong yung judgment day, no, na itong bima. At sabi niya, dahil dito, dahil sa alam kong nararapat tayong matakot sa Panginoon, sinisikap kong hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ng ang tunay kong pagkatao at inaasahan ko kayo kilala rin ninyo. Kumbaga, God knows my heart. Alam niya ang pagkatao ko, kung gaano ko ka-desire. Bakit sabi niya? Kasi andun yung takot ko sa Panginoon. Andun yung respeto ko. Andun yung paggalang ko sa Panginoon na to the point na, hallelujah. One, dahil ito ang plano niya sa'yo. Two, dahil ito ang utos niya sa'yo. At three, dahil pananagutan mo ito. Yung bima. Ngayon, punta po tayo rito sa, ano, sa Mateo. Tatalong po tayo, no? Mateo chapter 16. Verse 27. Ang sabi niya, sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel, sa panahong yaoy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sumunod ka ba sa pagkatawag niya sa'yo? O natakot ka? Sumunod ka ba sa pagkatawag niya sa'yo? O tinamad ka na lang? Sumunod ka ba sa pagkatawag niya sa'yo? O totally tinanggihan mo? Sabi niya, ang mga desisyon na ito ay pananagutan natin sa Diyos. Alam niyo, naalala ko po yung dati, sabi ng isang tao po, pakialaman na ng Diyos lahat sa akin, huwag lang ang love life ko. Lahat pakialaman niya, sorry po. Pakialaman na ng Diyos sa akin, maglilingkod ako, maglilingkod sa Kanya, huwag lang ako magugutom. Ay, sorry po. May mga tao po na maglilingkod ako at maglilingkod sa kanya yung sinasabi na, huwag lang ako mag-aabono. Ay, sorry po. Hindi po ganun. Pananagutan natin, anumang ginawa natin, mabuti man o masama. Ito po yung tinatawag na bima. Mga born again ang nandito. At meron po akong gustong i-share sa inyo isang tao po na tinatawag siya na pastor po siya. Pero ang sabi po ng Diyos sa kanya, dinidil siya na magtayo ka ng mga simbahan, patuloy ka magpastor at magtayo ka ng maraming ng mga simbahan. Ngayon, hindi siya sumusunod. Pagkatapos nun, patuloy siyang kinakausap ng Diyos na magtayo ka ng mga simbahan. Hindi siya sumunod. Pagkaraan po ng mga ilang panahon, kinakausap siya ng Diyos na magtayo ka ng mga simbahan. Ayaw niya sumunod. Alam niyo, nagkaroon po ng pangitain, binigyan ng vision ng Diyos ang pastor na ito. At nakita po niya yung bima, yung judgment seat of Christ. Tapos, bawat isa nagbibigay sulit sa Panginoon ayon doon sa ginawa niya, doon sa utos ng Panginoon. At nung dumating po na tinawag na ang pangalan niya, sabi niya, napakaraming tao. At bawat isa ay nagbibigay sulit sa Panginoon. Mga Kristiyano po ito, mga born again ito.
mga nasa ministry ito, mga tinawag ito, mga hinirang ito. At dumating po ang time, tinawag siya. Tinawag ang pangalan niya at humarap po siya sa Panginoon. At doon sa pangitain, narinig niya na nagsalita si Jesus. Nagsabi po ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na magtayo ka ng maraming simbahan? Hindi ba sinabi ko sa iyo magpastor ka at magtayo ka ng maraming simbahan? Bakit hindi mo ginawa? Tumigil daw po si Jesus doon sa tanong na yun at naghihintay ng sagot. Ito pong taong ito, nagbigay po ng kasagutan. Nagsalita siya at ang sabi niya, Panginoon, wala akong pera at walang akong makakatulong, kaya hindi ko nagawa. Alam niyo, sumagot daw si Jesus doon sa pangitain, sabi niya, parehas akong meron noon, bakit hindi ka humigi? Parehas akong meron noon, bakit hindi ka humingi sa akin? Walang pakialam ang Diyos eh, kung anong meron ka. Ang mahalaga yung pagsunod mo. Dahil, yung kailangan na kailangan mo, yung anointing, susunod yan dahil sa pagsunod. Yung kagalingan, yung abilidad, kahit na wala ka, darating sa'yo dahil sa pagsunod. Ulitin ko po yung kwento. Sabi niya, wala po akong pera at wala akong makakatulong. Siguro wala siyang mga kasamang worker. Walang pwedeng tumulong sa kanya. Wala siyang gitarista. Wala siyang mga manggagawa. Kaya sabi niya, wala po akong pera. Wala siyang pinansyal. At wala po akong makakatulong. Kaya hindi ko nagawa. Sumagot po si Jesus doon sa pangitain, parehas akong meron nun. Bakit hindi ka humingi sa akin? Natapos po yung pangitain. Nagising siya. Hindi ko po alam kung panaginip ito dahil hindi naman dinescribe, pero isa po itong vision. Alam niyo mga kapatid, sumunod siya sa Panginoon. Hiningi niya parehas. Lord, bigyan mo ko ng pera at bigyan mo ko ng makakatulong sa pagtatayo ng mga simbahan. Alam niyo po, ngayong araw na to, ang naitayo niyang simbahan ay 400 na at hindi pa rin siya tumitigil. Minsan, hihingi ng Panginoon sa iyo yung imposible. Pero kung ano man ang kailangan mo, andun po yung pangako niya na parehas akong meron nun. Bakit hindi ka humingi sa akin? Humingi po tayo. Hindi tayo dapat nakabase na, eh, si Isaya nga eh. Sabi niya, marumi ang pananalita ko. Pero alam niyo po, sinolusyonan ng Diyos yan. Kumuha ng baga, nilagay sa dinikit, sa labi. Sabi niya ganun, malinis ka na, humayo ka. Dahil sabi ng Diyos, sino pa dadala ko? Sino papahayuin ko? Sumagot si Isaya, sabi niya, narito ko Panginoon. Ako ipadala mo. At ito po, yung isang paalala ko po sa inyo. Hindi lang gusto ng Diyos na maranasan natin ang kasaganahan. Kasama yun. Pero gusto ng Diyos na malaman din natin yung pagkatawag niya sa atin na pananagutan mo at pananagutan ko. Number 4, pananagutan po natin ito. At nawa po naging nakatulong po itong lesson na ito sa inyo, sa ating po mga nakikinig. At magpatuloy po tayo. Alam niyo po, pag-aaralan pa po natin ito dahil malalim po itong bima na ito eh. Pananagutan mo yung calling mo. Pananagutan mo yung mission mo sa buhay. Sa camping na lang, yun, mahaba yung time natin doon. May-open ko po sa inyo, mapag-aralan po natin. Pero sa ngayon, magkaroon po tayo ng, kumbaga, yung time na magsaliksik. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa akin? Tinawag ba niya ako magtrabaho, mag-ministry? Kasi dito po sa Rema, tinawag tayong lahat na maging tagapanalangin at maging soul winner. No, hindi worker lang. Lahat tayo, tinawag na tagapanalangin, at tinawag po tayong maging tagapagdala ng kaluluwa. Kahit na ano pa ang calling mo o trabaho mo, kahit secular na trabaho yan, tinawag pa rin tayong maging tagapanalangin at tagapagdala ng kaluluwa. Soul winners tayong lahat. Mananagutan natin yan. Yes.
Pero ang isang bagay dito, ano yung specific na calling ng Diyos sa iyo na sabi niyang ganun, naway malaman natin ang pagkatawag sa atin. No? At dito po, kapag ginagawa natin ito, kumbaga mag-time out ka muna, makinig ka. Makinig ka sa Panginoon, mag-thanks ka ng mahaba kung po pwede, mag-fasting ka. At magtanong ka sa Panginoon na, Lord, anong kalooban mo? Ano yung plano mo sa akin? Eh, usually po, baka kausapin niya yung pastor mo. Alam niyo po, itong mga nakaraang araw na naka-stay po ako rito sa bahay, no? Eh, nagpe-pray po ako. Nagtatanong ako sa Panginoon at andun po dumarating ang kalinawan sa ano ang kalooban ng Diyos sa akin. Eh ganyan kasi, from time to time, talagang habang nagpapatakbo ko ng sasakyan, eh i-check mo kung nasaan ka na sa Panginoon. At yung time na ibinigay mo kay Lord ay always may reward. No? Maiksi, mahaban man yan, always may reward. I-check mo ano ang pinagagawa sa'yo ng Diyos. Tinataas ko, Panginoon, ang mga nanonood, ang mga kasamahan ko dito sa Rema. Lord, ayaw mong masayang ang mga buhay namin. Ayaw mong masayang, Panginoon, ang plano mo sa amin. Kaya nga, Panginoon, kami rin, ayaw namin. Mahusap ka sa amin, O Diyos, ano ang specific na plano mo sa bawat isa. At hayaan mo, Panginoon, maging malinaw sa amin ito, katulad ng sinasabi sa Habakuk chapter 2, na ang gusto mo maging malinaw sa amin ang plano, ang kalooban mo. Alamin namin ito, Panginoon, at kami ay susunod. Sa iyo namin binibigay ang kapurihan ngayon, magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay okay po, maraming salamat po sa time na ibinibigay ninyo. Pakinggan nyo po ng paulit-ulit ito. Yung mga nakaraan po nating mga Facebook Live, pakinggan nyo po. No? Ulit-ulitin nyo. Ang Diyos po ay mangungusap po sa ating lahat. Kaya niya na magsalita, no? Kumbaga, capable tayong marinig kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin, yung plano niya. Eh, warning ka nga niya. Kalimbawa, may magkakaroon ng aksidente. Eh, sabihin natin, aksidente lang yun, ha? Mabubuhay ka pa. Halimbawa, eh, how much more ito? At yung kalooban niya sa'yo, eh, eternal lang balik nito. Kumbaga, eternal yung ganti o yung bunga nito, hindi lang dito sa lupa. Eh, yung kung dito nga nawawarning ang kanya, how much more na kaya kanyang kausapin patungkol sa mga eternal na bagay. Kaya mag-aral po tayo, manalangin tayo, at pakinggan mo nang paulit-ulit itong i-download mo. Pakinggan mo nang paulit-ulit itong mga Facebook Live natin, at gagawin ng Diyos na malinaw sa atin. Yan. Okay po, God bless you. Mangga sa muli po nating pagkikita. Sa yung camping po natin ay July 29 hanggang August 1. Doon mapag-uusapan po natin itong tinatawag na bima, na walang unbeliever dito kundi mga born again lang ang magbibigay sulit sa Panginoon. Magiging mas malinaw po yan dahil hindi lang itong life mission mo ang tinutukoy po rito, malalim pa isusunod po natin yan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Bye-bye na. God bless you.